So, kami, I believe, as the head of the family, I believe na importante din pinag-uusapan to. Kasi syempre, kung yung work mo ay naayos mo, syempre gusto mo maayos yung pamilya mo. And it's a way, okay? And it's a chance na rin na magkaroon kayo ng communication ng spouse mo. Kasi partner mo yun eh. So, diba, you always have to involve your spouse with all the decisions, how paano yung didiskartihan yung mga bagay-bagay, diba? Kasi in the end, teamwork kayong dalawa lang naman yun. Hi guys! Merry Merry Christmas! And happy Yes! Say hi! Hi guys! Ayan. Are you happy? Lagi yung sinasabi the best day ever daw. But anyway, dito kami nag-stay in Baguio! In Baguio! No! I don't understand my person. I see... this is Mary. She's not part of the family. She just broke into the house. He's just a cameraman. Oh, I'm just a cameraman. Okay. Wait, I'll tell them something. I will review this. This one, no, you go. Come on. So, guys, this what looks like in Baguio. Oh, so, okay, no, I'm in Baguio again. Seven hours. You know that, guys. 7 hours. Bye, guys. Hi, guys. So, can you review this room? What do you wanna tell them about this room? So, guys, this is the room in Baguio. I'm in a different room in Baguio. So it doesn't look the same as last time because last time I was like 4.5 and that was years ago and don't do that. And what? Bye guys. It's okay. So gusto ko lang. No. Just ignore her, guys. Yeah, I just want to say thank you. Gusto ko lang magpasalamat, guys. She's a cameraman. Ignore her. Gusto ko lang magpasalamat. Ignore her. So, ayan, guys. Gusto ko lang magpasalamat kay Miss Gina. Yan. And kasi, number one, pet friendly rin siya. Tapos, talagang inasikaso niya kami, in-accommodate niya talaga kami from the start talaga, and very hands-on siya. Tapos, ayun, nakatuwa kasi okay naman yung room, perfect lang din para sa amin, and affordable, tapos malapit sa lahat, tapos safe naman kasi may mga guards, ganyan, sa lobby nila. Saka sa lobby, very friendly sila kasi kada lalabas ka talaga mag-good evening, good afternoon, sobrang bait talaga nila dito. And ayun, malinis yung room, maganda yung banyo, and yung sa banyo, provided na nila yung shampoo, conditioner, tapos yung body wash mo. So, alam niyo yun, kaya na parang yata walang hot shower, but kasi ang lamig pa naman yung aircon nila. So, ayan, malamig naman, sobrang lamig. But, ayun, and maganda dito kasi very accessible, kaya lang si Hines, sabi niya, pag Resorts World, parang, kasi syempre, ang daming tao. Kasi sa part na yun, medyo matao siya, parang palengke, ganyan. Tapos, yung vibes daw, ibang-iba syempre pag sa Makati, tsaka sa PGC, kasi di ba nakapag-check-in na kami doon. Ang pinaka-favorite namin talaga rin sa Makati is yung Eaton Tower, kasi affordable. Tapos, ano siya, maganda rin yung location din, tahimik, yon. Kaya lang, sabi ko sa inyo, di ba hindi mo nagsispend ng sobrang money for overnight, instead mag-travel na lang kung mag overnight ka sa medyo high-end na hotels, di ba? Yung money mo pang travel mo na lang. Kaya kami naghahanap kami talaga ng affordable mga condos, hotels. So, sa Eaton Tower, yung pinaka-the best na rin na try naming hotel. Kaya lang, bawal yung aso. Siyempre, kukonsider na namin yun kasi may aso na kami. So, ilang beses ako nag-ask sa kanila kasi maraming Eaton doon sa Makati yon. Bawal talaga, dog. So, buti na lang, nakita ko sa Facebook. Wait, may shoutout pala ako. Wait lang. Ang bilis ng biyahe, hindi kami sanay na umuwi ng tanghali dito. Nakakapanibago. I wanna tell you something. Ang ganda ng isda. What? You go.
you know, I feel different because we're using this one. You go in the morning. You remember we always when we're here, we're always yeah. It's always night. Yeah, that's what I'm thinking. Really? Yeah, that's what I'm thinking. It feels really different, you know. Yeah. So yeah, guys, hi guys! Ayan, tawag dito, pupunta na kami sa Makati. So, nasa EDSA na kami. Hindi ko nakapag-vlog ngayon kasi nag-upload ako. But anyway, yan, yung look na ulit ako. May bangs na ulit ako. Pero konti lang, hindi ko na masyadong kinabalan. Although, I usually you go kasi ayoko parang something na naninibag. Ah, sir lang naman yung anak mo na yun eh. Kala ko sabi niya mukha na akong Korean. Ganun pala na, sabi niya Korean, ano daw, Korean clown pala. Loko, di ba? Kanya kasi pag-ising niya, sabi ba't long inupit ko, ganyan. Sabi niya, ano daw, baka kasi naiba doon yung itsura ko. Parang ayaw niya. Ayaw nga niya ako mag-lipstick actually. Mga ganyan. Ayaw niya ako anything. Wala eh. Gusto ko ng ganito. So anyway, punta kami ngayon sa Makati. Babantaan ko lang kayo later kung ano mga ganap. And, ayun, follow niyo pala si Dali sa TikTok. Ayan, Heinzer Santos. Maraming yes, sa mga parenting advice. Follow niyo ako guys kasi ang pinag-usapan namin ni Mrs. ano, if I reach how many, 100K subscribers, followers, mag-YouTube tayo. Mag-adoption diba? Na YouTube so we can, channel. So we can do a full presentation on the specific topic. Hindi lang siya for 3 minutes lang yeah. Kasi minsan bitin, diba? So dami pang mga tanong doon na parang hindi naman lahat na accommodate ni Dad. Hindi rin nila expect, no? Siya kasi nag-start lang kasi yun sa ano video namin na parang kinuwanan ko lang sila talaga. As in, ikaw parang, talaga yung salarin eh. Ganon kasi kami talaga. I mean, natuwa lang ako. Tsaka gusto ko kasi makita yung reaction ni Yuko. Kasi minsan na naman talaga siyang pagalitan at umiyak. So sabi ko, i-video ko nga ito. Hindi nila alam. Tapos in-upload ko lang something. Una na ganon siya sa akin. Dami ng views. So si Daddy na nag-upload. Yung mga ginagamit niya yata ang mga kwalik-anik doon. So, hashtags. Tapos, yun, nag-trigger, nag 1 million siya. Tapos, kada nag-upload na siya, dami na yung mga nag-update. At dami na nagtatanong sa kanya. Although, sabi ko nga, wala kaming proper training. Formal dito. Training. Wala kaming formal training experience lang talaga. And, parenting hacks lang talaga. Parenting hacks lang din talaga. Kung ano yung alam lang namin na, syempre hindi mo kami perfect, pero may mga pagkakamali kami rin na minsan kami siya pagpagod or what ako rin kilalo. Pero wala kami mag-iper, nakakatuwa kasi dami nakaka-appreciate. At ang dami nagtatanong kay Daddy, paano pag-adult na, ganyan. Syempre hindi naman niya masagot kasi 5 years old pa lang yung anak namin. Tapos nakakatuwa, may mga teacher talaga, may special needs, may mga teacher din talaga doon na nag-agree sa mga sinasabi niya, na nakakatuwa na parang sa amin, based on our experience lang talaga na namin yun or based sa experience namin yung mga ganyan. Pero, iba yung support na. Iba, tsaka oo, iba talaga yung ano, yung iba rin talaga rin yung kapag parent ka na tapos lagi ka na nanghihingi ng guidance, wisdom kay God kasi talagang he'll do the rest talaga para sa atin. Katulad niya, wala naman kaming proper training pero nakakatuwa kasi ang dami nakaka-appreciate. Kasi which is ito talaga yung nangyayari sa amin. Talagang sinishare ko lang din sa inyo kasi gusto ko rin kayo ma-inspire at gusto ko rin ma-share sa inyo na effective yung ganitong ways or si lagi lang si Daddy kasi siya yung mas patience. Mas may pasensya, may patience talaga kay Yugo kasi ako talaga minsan at talagang syempre may hormones or iba talaga or hindi talaga ako masyadong mapasensyosa or something. So natutunan rin ako sa kanya, guys. So ina-apply ko rin as much as possible which is talagang ngayon kahit paano yung relationship namin ni Yugo kasi hindi lang enough syempre papakainin mo lang siya, nagagawin mo lang yung duties mo as a mom. Syempre kailangan may communication din kayo. So kami, parang ako na unti-unti kong binabago rin yung sarili ko syempre. Tapos minsan kapag alam ko sobra ako or something, nag-uusap naman kami every night ni Yugo. So Masaya kasi marami tayong tinatalaki doon ng mga relevant topics like tantrums, di ba? Surprisingly, marami pala ang nag-request noon. And then, how to build connection with your children. Kasi syempre, admitted in our busy world, di ba? Sometimes yung connection nawawala yan. So we have to keep it intact. Lalo pa kapag, let's say for example, kids with special needs or with mild autism. Mas so syempre, the more yung connection mo is needed, di ba? Yes, kaya yung mga nagtatanong mo, diba, nakakatuwa. Thank you sa pag-appreciate and ayun, follow nyo lang kasi, yun, gagawa kami rin mga contents, start
dating siguro January na, ayan, i-take ko na rin namin mga notes for that para mas active din sa TikTok. At mas marami kayo matutunan. Kasi mas masarap talaga mag-share. Tapos lalo na kapag ano, kapag marami talaga sila natututunan sa inyo na, if which you, is helpful naman and talaga. And it's good na nag-a-add tayo ng value to people. Tsaka gusto namin, yung content namin is ano lang talaga, yung may matututunan talaga yung tao, hindi lang siya dahil hype or what. I-ano na natin yun, yung mga magagaling sumayaw, kumanta, etc. Ibigin na natin sa kanila kasi tayo may kanya-kanya tayong skills. Hindi porket ito yung uso, kahit hindi ikaw yun, gagawin mo for ano lang, for the content lang or for the clout lang siya. So, syempre, mas maganda yung may value naman din yung mga contents natin. Diba? Yung makaka-appreciate talaga nun is makaka-appreciate pag hindi nila feel, edi hindi natin sila target, diba? So, may kanya-kanya, kaya huwag natin din i-pressure kaya sa sarili natin. Kaya hindi matatapos yan kasi yeah, every second may nanganganak. Yes, at ano tawag dito, hindi rin natin mapipilit yung sarili natin na kung hindi naman talaga tayo yun for ano lang, for para kasi trending lang, ito yung in ngayon. Pero kung hindi naman ikaw, ang hirap, kaya kami as much as possible, gusto talaga namin is yung totoo lang din talaga. And ito yung totoong nangyayari sa life namin, ito yung ginagawa namin, ito yung effective din sa amin. Syempre may mga, may mga differences din talaga tayo, the way na magbigay ng or magpalaki ng anak, may iba pa tayong ways, pero sa amin yung sinishare namin din sa inyo, syempre gusto namin na i-share din sa inyo para at least kahit pa paano i-try nyo i-apply kasi sa amin ito yung nag-work. Then kami naman never namin na ina-expect na si Hugo alam niyo kasi before kasi nung mga wala pa kaming anak, marami talaga kami nakikita umiiyak ng mga bata sa mall, ganyan. Pero natutuwa kami na si Hugo never talaga siya yung naglulumpasay. As in, di ba that, no? At kami na-manage ko yan, di ba? Maski dati 2 years ago, pwede pa kag umiiyak siya yan, di ba? Umiiyak siya, sinasabi ko, why are you crying? Pagka na ako, parang totoong, parang usap na. Oo, tsaka never namin siya binibi rin talaga. Never namin binibi. Never namin siya in-underestimate yung kakayahan niya na porket bata siya, yes, baka ganito lang. Tapos kami, parent, kami, so feeling namin may authority kami to do whatever we want or we can say whatever we want na hindi na namin ma-validate yung feelings niya. So, as much as possible talaga, ginagawa namin yung best namin para hindi niya ma-feel na ano kami, may authority kami, ganyan. Talagang, it helps talaga rin na, now, to make him feel he's belong din siya. Oo, si daddy, mga decision din niya, sinasabi niya kay Hugo, kahit na feeling namin, or feeling namin, baka niya mainan, pero hinihingi rin like namin. Diba? Oh, hinihingi namin yung opinion Hugo, niya. Diba? Kasi dati kung binibiro natin siya, ayaw niya talaga eh. Pero ngayon, diba, alam niya kasi yung magiging pagbabago ng life namin kapag ginab namin opportunity na to, ganyan. So, yun. Nakakatuwa lang na sobrang, ano niya talaga, mature din niya for his age. Kaya minsan dapat gawa rin kayo ng, dito ka na doon. Gumawa rin kayo para ng video na dad na pag yung, sin hindi scripted. Never naman kami naging scripted. Yung random question lang na kung ano isasagot ni Hugo. Di ba gano'n? Yung parang tatanungin mo lang siya ng random questions, hayaan mo lang siyang kung ano yung sasagot niya. Kasi last time tinesting namin siya, na-amaze kami sa mga sagot niya na parang grabe, naiisip niyo yung mga ganitong bagay. No, napaka-understanding ng anak namin na parang napaka-mature naman itong batang to na hindi mo ina-expect na sasagutin ng 5-year-old na bata. Diba? Dapat gano'n may random video din tayo. Siguro paggagawa ka na ng YouTube channel, no? Uh-oh. Or random question lang from Hugo na like what? Ano, na-feel niya kapag may something na ganito, may bagpag may mga scenario ganito, yung mga ganun ba? Para ma-open din yung feelings niya, ma-anon pa natin siya, ma-check pa natin kung ano pa yung mga nararamdaman niya kapag may something na mga ganun ba? Anything lang. Diba? So, yun. At walang guard dito, we can check natin baka kasi walang guard dito. So yun, naisip namin gagawa kami ng content ng gano'n na si Hugo. Guys, kita niyo yung itsura niyo yung niligawan ko siya ng first time ko siya nakita. Ito ba? Black hair na siya. Tapos naka-black, ano siya, tapos naka-shorts na din. Tapos nagsisoft drinks ako. Ito ko, I want that Japanese doll. Ito na matandaan yun. But anyway, si Hugo, wala siyang binuksang gifts nung Christmas. Konsensya ka. Nakonsensya ako. Ba't parang dapat ba? Ganun. Okay lang na. Pero sabi ko, bilang ko na lang. Kasi hindi naman kasi si Bayo gumatoy. Mahirap sa inyo hihingi niyang gift. So, oo nga, PS5. Pero ayaw namin i-tolerate na gano'n. Pero yun, binigyan kasi siya ng mga money na lang ni Papa niya, ni Wowa. Tapos,
Ayun, tapos hindi wala siyang anything na binuksan. So, naano naman ako, parang nakonsensya naman ako. So, sabi ko, eh, wala rin naman siya kasi gusto ng mga laruan. Talaga, promise, hindi siya ganun. Ang gusto niya yung mga maze. Addict siya sa mga maze na ganyan. Yung matcha-challenge yung sarili niya. So, hindi siya talaga pala toys. Pero, nung tinanong ako nila, Lovejoy and Lovely, kasi uwi sila, anong gusto ni Hugo? Sabi ko, airplanes ba daw or Lego? Sabi ko, sis, Lego na lang kasi mas gusto niya yung Lego. Although may mga Lego na siya. Siyempre, the more the merrier. Mas gusto niya kasi mas mabibuild siya, di ba? So, ayun. Kaya nakonsensya naman ako na parang gusto ko siya ng something bigyan. So, sabi ko, hanap kami ng mga maze na mga books nung gano'n na lang na sa National Bookstore. Si Daddy pareho sila ng gusto. Start to finish. Oo. Kasi yung ginagawa nga niya sa iPad niya, ginagawa niya sa Google, pinapahanap niya ako sa Google. Tapos, siya naghanap sa Google, tapos kinakopy niya. So, sabi ko, sige na lang. Kaya, yun, after namin kumain, pupunta kami sa National Bookstore to buy that. Or after na lang ang date natin. Ay, balitaan ko kayo later kung paano. Ano ba tayo? Sige, dati kasi, yearly namin ito ginagawa, yung mag-meeting kaming dalawa sa mga plans namin for New Year. Tapos, dati, targets to hit. Ngayon, dati Starbucks lang kami or any coffee shop. So, gusto naman ni Daddy na something yung mag-hotel naman daw kami. So, check natin. Ano naman? Minsan lang naman po. So, kasi yun sa Starbucks, sabagay. So, check natin. Tsaka ano, level up naman sa life. Hindi pa nilagi rin tayo na, di ba? Tsaka life is short. Di ba? Try something new na rin. So, kakain mo na kami. Ayan, para lunch muna guys. Ito yung pinaka-favorite namin ngayon. Ayan. And sulit na kasi po ito kung multi-serving. Pero okay na. Ayan na. Ay, iba yung ano nila, balat nila ngayon. Which one do you want? Which one are this? Nagpa-add kami ng 10 pesos ng worth ng ayan. Ano ba? Pinagpipray ko yan habang naghahanap kami. Nakita na kami. Sobrang gusto niya yan. Isa lang? Wala pa iba? Ano, sabi ko na lang buti. Yan lang. Sa baba. Matching up. Alam niya na yan. Ito, amazing. Pa-check nga yan. Puzzle stickers. Amazing. Dalawa na bilhin mo. Okay lang yan. Okay na yun, dalawa bilhin natin. Hindi naman agad, mas ano ito, mas complicated. Ay, pang girl, no? Ay, hindi siya pang miss. Hindi lang siya. Ito talaga? Ito na lang. Phonics. Ito pa, oh! Oh, gusto niya kasi yung mga ganyan. Pwede naman natin. Flip a zillion. Okay, ano pa ito, eh? Check mo lang muna. Discover it na... Ay, hindi ito. Advance pa ito masyado. Ina-underestimate mo na may anak hindi. Natin. Alam mo naman na... Sige, ito na lang yung isa. Ito yung napili namin for him. Pakita mo sa kanila para may idea rin sila. Check mo, dali. Pakita mo yung loob! Yun kasi magusto ni Hugo lately. Yan, wait lang. Yan. Ito. Yan. Oh. Ginagawa niya kasi sa... Ayan. Okay na yan. So, buti na lang guys, hindi mainit. Pupunta kami ngayon sa Peninsula, Makati. Ayun, doon kami ngayon mag chichika-chika, magmamaritesa. Joke. Magmamaritesa lang kami doon. Buti accessible, super traffic, pero nilakarin from Daddy! From Makati to, ano, to Peninsula. So, ayun. Ito kasi. Sa'yo. Wait lang, guys. Dito? Ay, oo nga. Christmas. Hi, guys. Waiting pa. Nasa pang 11 pa kami. But willing to wait kasi maaga pa naman. Natry namin yung coffee dito at saka yung food nila. So, ayan. First time ko dito, no? Ikaw rin ba? Hindi. First time din ni Daddy. Tapos, nagulat din ako, hindi ko alam na expect na ganito kaganda dito. As in, ang ganda. Pero parang familiar siya sa Soler. Yung sa baba nila yung kainan na. Soler or Spiral?
Spiral ba? Sofitel pala. Hindi sa Solera. Sofitel. Parang ano kasi yeah, very old na. So, pero oh, maganda dito. Check natin yung coffee nila kung masarap and worth it ba. So, ayan. Picture lang muna kami. Ganda. Ang dami lang talagang tao. Tignan nyo, ganyan kadami yung tao. Puno pa. So, we willing to wait. Ayan, guys. Ang ganda dito. Ha? Baba tayo doon. Para siyang napapanood ko lang sa pelikula sa ibang bansa before. Yung pinapanood natin. Diba? Sayang. Ganda. Fairness. Finally, guys. Parang 20 to 30 minutes yun kami nag-antay. Pero okay lang din naman. Kasi malamig naman. Coffee. Tapos yung antay nila. Yes, okay na. Debbie Santos po. Alam, ayan. Assist tayo ni Miss Soul. Baka doon sa nakita mo upuan, dad, kanina. Doon din tayo. Gusto ko yung feeling naman nila kanina. Oo, ang ganda nga eh. In fairness naman. Ayun, doon din yata tayo dali. Ay, hindi, may nakaupo na eh. Wala, doon sa tabi na lang. So, mag-check tayo ng mga minore nila. Ayan. So, dito kami, guys. Ayan. Yee, thank you, miss. Ayan, tumubasa yung name niya eh, pero ayan siya. Thank you! Ang may daddy ko, ilang star daw itong peninsula. It's 5-star daw. Wait lang. Buti lang nagbangsa ko siya. Ayun, sa isa napansin namin, sobrang friendly. Siyempre, dapat nun talaga, pero grabe. Sobrang grabe sa customer service nila. Wala kami masabi naman. Kasi very particular kami dyan. Ang dada ba yung puro kagaya? Ang dada ba yung mga report mo sa akin? Nireport ka sa'yo, char. Kasi na ako matapos ng... Yung anak namin, pa nakikita ako, nasa-stress ako yung bangs pinagugupit sa amin. Nakita ka, naalala na naman niya. Oo, nakita niya naman. Mami, cut your bangs. Papuso ka kasi. Gusto ko lang mag-bangs, maiba naman. So, ayun. Dito, check lang namin yung coffee nila. Tsaka dito, mas peaceful. Kasi, imagine mo, mag-a-add ka lang ng 80 pesos to 100 pesos. Tapos, ang peaceful. Kasi ngayon, sa Starbucks, sa mga ibang coffee shop, sobrang daming tao. Ang dami. Tsaka, sinacharge namin ganitong moment, guys. Kasi, lagi namin kasama si Yugo. Hindi kami makapag-usap. Kahit nasabihin natin sa kanya na, wait lang, Yugo, ha? Ganyan. Hindi mo talaga maiwasan. Kasi nakakalimutan niya na may papa. Look, guys. Mag-ganun siya sa amin. So, alam yun, di ba rin yung mag-add ka na lang ng konting amount for ganitong place, di ba? Sa peace of mind din na music, tapos ganito, tsaka, di ba, life is short lang, di ba? So, ayan lang, and later na lang ulit, guys. Talo na. Nakukompare din yung coffee nila. Coffee? Check natin kung ano yung masarap na. Kung mas, ano mas okay, Conrad or ito. Kasi, na-try namin yung Conrad. Yung tea set. Oo, may tea set din sila eh. Ayan, thank you. Ito na pala, guys. Thank you. Ang sarap ang timpla ni Boss ng kapit. Yung ganun sa mga ganun po, yung ba yung tea set? Lang masabi sa customer service si Daddy kasi naghahanap siya ng creamer. Tapos sabi nung miss, ay wala po kami pero kung prefer niyo po talaga, willing ako magpahanap. Sabi ni Heinz, okay na ako, marinig ko lang yung ganun niyo, ma'am. Mag-a-adjust na lang siya dito kung anong meron dito. It's good. Really? Really? Mm. Really? Okay. Oo. Wala naman kaming masabi dito, Sir Jeff. Maraming salamat. Alaga naman kami. First time lang namin dito. Feeling namin, makakabuild na naman kami ng connection dito. From God. Thank you so much. Thank you, Lord. Sa mga taong nakikilala namin. Wala, as in random lang. Binigyan niya kami ng another set ng coffee. Ewan ko, baka magaan na yung loob niya sa atin. Tapos binigyan pa kami ng ganito, guys. Kanina isa lang. Sabi niya, sir, ito pa po pa. Apat pa binigay. So, tag-dalawa kami. Thank you so much, Sir Jeff. So, gagawin ko. Wala akong cash. Mag-withdraw ko. Pang tip na lang. Pang bawi sa kanya. Ang tanong, naalala ko ba yung mo? Sir Jeff, yung pangalan. Pinalataan ako. Sir Jeff, thank you so much. Ang bait niya. Hindi lang pina-expect na ganito. Parang round 2 ng coffee. Round 2 pa siya. Parang buy one take one yung coffee mo. Mga ganyan. Di ba? Ba't di ka nagpa-refill? Ayoko. I-appreciate mo yung mga ganitong bagay. Tsaka yun yung mga taong aalagaan natin. Di ba? Tsaka
na lang, nakakatuwa lang. Oh, tika na pa tayo dito ah. Kusog na nga ako, Debbie. Pero in fairness, compare sa Conrad, isa to sa masarap na dito, ano ha. Tapos lalambot siya. Hindi ang pa. Ano kasi, ang mabang ng kapulit. Hindi mo naman siya, hindi mo siya malalatahan. Okay lang, hindi pa ba? Hindi pa ba? Ang tapang dad. Sobra. Ayun. Hindi pa nasama na babae nila doon. Grabe. Wala kang masabi. Oh, wait. Wait lang, so what we're doing right now is ito yung annual ano namin, family goal setting namin. So yeah, we do this every year, usually after Christmas, di ba, to prepare us for the new year. Kasi nga, di ba, sinasabi ko palagi is na sa company, di ba, sa work, you guys do your strategic planning on what how you can do better in the next year, how to generate more sales, how to generate revenue for the next year, di ba? So kami, I believe, as the head of the family, I believe na importante din pinag-uusapan to. Kasi syempre, kung yung work mo ay naayos mo, syempre gusto mong ayos yung pamilya mo. And it's a way, okay? And it's a chance na rin na magkaroon kayo ng communication ng spouse mo. Kasi partner mo yan eh. So, yeah, di ba, you always have to involve your spouse with all the decisions, how paano yung didiskartihan yung mga bagay-bagay, di ba? Kasi in the end, teamwork kayo, dalawa lang naman yun. So, it's either success or failure yun, isa lang kami. Yep. Diba? So, sa lahat. Yung sinasabi namin, yes, we do have our plans, pero sabi nga ni Mrs. kanina, di ba? Still, God is still in control. Meaning, even if it doesn't go our way, di ba? Masira yun na, no? At least, okay, we tried, meron tayong nakaset in place na mga goals. Kasi yun eh. Ever since ganun kami, goal-oriented kami. Dapat may ma-achieve tayo this year. Let's say, for example, ilan nang may gagawin natin travels for next year. Gano'n kalaki yung savings natin dapat per month for next year. Regarding our social media, gano'n, paano ba, et cetera, et cetera. Diba? So, that's how we basically do it. Tsaka kasi ang maganda rin sa amin, guys, flexible kami ni Heinz. Failures man yan or success, nakaka-adjust kaming dalawa. Kahit anong hamon. Kahit anong hamon sa buhay namin, never kami nagsisisihan kahit sino magkamali sa amin. Sa lahat ng bagay. Walang sisiyan. Move on, move forward na lang and take natin yung experience or yung aral na nangyari kung success ba yan or failure man yan. Walang, ano, wala sa amin. Tsaka, kung ano sino magiging successful sa amin, success ng lahat ng family yun. Kasi kami yung bumubuo nun tsaka supportahan talaga kami. So, walang mga kompetisyon, walang kung sinong magaling or what, walang ganun sa amin. So, yun yung nag-work sa amin. Hindi ko alam kung sa inyo. Kasi may iba naman na kanya-kanya sila. So, kami naman is talagang isa lang talaga kami. As one talaga kami ever since. So, ngayon, never kami nag-away kung may nagkakamali or what. So, I mean, sa mga pag-handle and everything. Pero yun, move forward palagi. Tsaka, sabi nga ni Hein, sobrang mahal talaga kapag gusto mong or mag-gain ng experience sa life, pagbabayaran mo, yes, rin talaga yun. Diba? Yun yung sinabi ko kay Sis Diba, na sabi ko nga, I mean, ito, ano to, sharing ko to, this is coming from my own personal experience, diba? Na if you want to be successful in life, okay, sometimes losing money is part of the process. Mm. Okay? Kasi that's how you learn it. Again, every move we make usually involves money. Yeah. May cost implication yan. Now, ako, ang sinasabi ko sa misis ko, don't fret, okay? Consider the money loss as your real-life tuition fee. Yeah. Diba? Kasi diba, if you want to be a pilot, diba, may cost involved yan, diba? Ano, mahal, million, diba? Paano maging piloto? Kasi that's your tuition fee. You're paying for the gasoline of the airplane for you to be able to learn how to fly or to be a pilot. Ang sinasabi ko, for example, sa mga sa buhay, siyempre, nagtayo ka ng business, hindi nag-work out, siyempre, nagka-utang ka, and all nawala yung malaking nawala sa'yo, malaki yung loss. Again, consider it as your real-life tuition fee. Kasi, I believe, sa next time na uulitin mo yan, di ba, you'll become wiser and you'll have more wisdom and you'll do better. Yes. Diba? Kasi pwede ma-experience yung mga bagay-bagay. Paano nga tayo matututo? Gusto ko yan yung opening mo yan sa ano ko, bago magiging yes. Intro. Sige. Kasi guys, yun nga yung pinag-uusapan namin palagi. Tsaka ano, sa relasyon talaga, open communication talaga, sobrang laking factor yun sa life talaga natin. And sa mag-asawa talaga. And yun talaga yung parang nakakatuwa lang talaga na ganun din kami. At saka year ito, sabi ko kay Heinz before, kami sa coffee shop lang kami before. Starbucks lang kami, ganyan. Pero ngayon, it's nice talaga na ma-experience yung ganito, diba? Mas peaceful. For a change, mas peaceful. So, tsaka at least once, ngayon natin ginawa ito, in the whole 2022. Oo. Oo nga, no? Ayun. Kasi pero sa masarap. Ano naman eh,
kasama naman si Yugurt Time. Pero iba ka ba, no? Dito, customer service. So, sobrang wala akong masabi. From the manager din kanina to Sir Jeff. Who's willing to go the extra mile? Just make to go the extra mile. Totoo yan, diba? Parang anak? Totoo. Sabi, sir, wala po kami available, pero pwede po ako magkamanap. Yung ganun pa lang. Gagawin mo ba yun? So, mga abala ka pa ba? Mag-adjust ka na lang, diba? Yun lang. Right? Yun lang naman, guys. So, masarap. Tsaka masarap yung coffee nila. The best. And ayan, guys. Sobrang sarap nito. Ay, hindi ako nakabili ng extra for tomorrow. Magta-take out ako nito. Kasi masarap to sa lunch.